Hi guys! Welcome po sa ating Usapang Kalusugan TV channel at ito na ang part 4 ng ating halamang gamot approved by Department of Health, mandated by Republic Act 8423, the Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. At ang halamang gamot na ito ay ang Acapulco o ang tinatawag na Bayabas-Bayabasan sa Tagalog, Andadasi sa Ilocano, Casitas sa Bisaya, Sunting sa Cebuano, at ringworm bush or shrub naman sa English. Ito ay mabisang halamang gamot sa sakit na ringworm or mga fungal infection at sa sakit na scabies. Bago ang lahat, magbibigay lang po tayo ng konting overview, no? Kapag sinabi po nating ringworm, hindi po ito dahil sa isang uod. Ito ay dahil sa isang fungi. Ringworm kasi, kung mapapansin nyo, it's shaping around, no? Pabilog siya na mapula at the same time makate. Ang ringworm po ay nakakahawa through direct contact. So, bali meron po tayong apat, no, na modes of transmission kung paano siya makakahawa. So, number one, meron tayong human to human. Kaya ingat lang po, no, kapag tayo po ay nagkakaroon ng direct contact sa mga taong may mga ringworm. Pangalawa ay ang infected animals to human. Mga apektadong hayop sa tao. Example po nito ay ang asong ito. Kung titingnan nyo, meron siyang ringworm sa ilong. Pwede rin po ito sa mga alaga nating pusa, no? Gaya na lamang nito. Kung nakikitaan nyo po ng ganito ang inyong mga pets, huwag pong hahawakan at huwag ipapalaro sa inyong mga anak. Dalhin po sila sa animal doctor para magamot ng tama. Then, pangatlo, we have the object to human, gamit sa tao. So, bawal po maghiraman ng personal stuff, no? Mga personal na gamit, iwasan po hanggat maaari. Then, lastly, transmission is soil to human, lupa sa tao. Kaya ugaliin pong magsuot ng chinelas o sapatos. Things to remember po, ano, para maiwasan ang pagkakaroon ng ringworm. Okay, number one, panatilihin pong malinis ang katawan pagkatapos magkaroon ng contact sa labas o sa mga pampublikong lugar. Okay, then number two, avoid infected animals. Iwasan po ang mga apektadong animals. Kung hindi naman po may iwasan, magsuot ng gloves. Pangatlo, huwag po kayong maglalakad sa mga pampublikong lugar na nakapaa-paa. Ugaliing magsuot ng chinelas o sapatos. Then lastly and the most importantly, no, don't share personal stuff. Huwag makikigamit ng hindi sayo. Gaya na lamang po ng tuwalya, kumot, suklay, damit at sapatos. At anything na hindi sayo at hindi sa kanya, huwag pong maghiraman. Okay, kasi hindi mo po alam kung ang pinahiram mo at ang humiram sa'yo ay may ringworm. Magulat ka na lang, isang araw gumising ka na lang na may nangangati na sa katawan mo. Okay, so always be safe po. Ang ringworm po, ito po ay ang tinatawag nating tinea infection. Depende po sa lokasyon ng apektadong parte ng katawan. Pwede din po itong lumipat sa ibang bahagi ng parte ng ating mga katawan, okay? So, number one, meron tayong tinea pedis. Ito po yung kilala nating athlete's foot or alipunga. Ito yung ringworm sa paa. Prone po dito yung mga pawisin ng paa, no? Kasi gustong gusto po ng mga fungi yung sweaty environment. So always be cool and dry, okay? So sa mga mahilig magpaa-paa sa mga pampublikong lugar, high risk din po kayo na magkaroon ng ringworm sa paa. Kaya ugaliing magchinelas. Then we have the tinea cruris. Ito naman yung jack itch
O ito yung tinatawag nating hadhad. Ito naman yung ringworm sa katawan na matatagpuan sa inner thigh, sa may groin, sa may singit po. Pwede rin po itong makita sa may puwet. Usually, common ito sa mga nagbibinata dahil sa lifestyle na rin, no? Pero pwede rin po ito sa mga babae. Mas common lang talaga sa mga nagbibinata. Pangatlo, mayroon tayong tinea corporis. Ito naman yung ringworm sa katawan. Makikita po ito sa iba't ibang bahagi ng mga katawan, no? Gaya na lamang po ng mga larawang ito. Ayan. Pang-apat, mayroon tayong tinea capetis. Ito naman po yung ringworm sa may ulo, sa may anit. Yan, gaya na lamang po ng mga ito. Kung meron kayo nito, hindi po yan pocknut. Isa po yung ringworm. Kailangang gamutin, okay? Then lastly, mayroon po tayong tinea flava o vesicolor. Ito naman po yung kilala natin sa tawag na an-an, yung mga bilog-bilog dyan na kulay puti. Para po sa treatment ng ringworm, meron tayong mga antifungal cream, no? Mga sabon, ointment. Pero sa mga severe cases, sometimes nagbibigay na sila ng mga oral medications. Pero since nasa herbal medicine tayo, ang pinakamabisang gamot sa mga uri ng ringworm ay ang ating acapulco o ang ating ringworm bush. Yan, we're done with the overview of our ringworm, so we will proceed naman po sa scabies. Ang scabies ay isang communicable skin disease. Ibig sabihin, nakakahawa po siya. Kaya kung may kasama kayo sa bahay na may scabies, posible pong mahawaan ang kanyang mga kasama sa bahay. Kaya huwag maghiraman ng gamit at laging panatilihing malinis ang loob ng inyong bahay. Itong scabies, guys, hindi ito dahil sa isang infection, no? Dahil ito sa isang infestation. Ibig sabihin, ang nagdudulot ng sakit ay isang parasites o mites. Ito'y isang human H. mites na kung tawagin ay Sarcoptis scabiae na nangingitlog at naninirahan sa ating mga balat. Kalaunan, magdudulot yan ng pangangate at mainit na pakiramdam sa may parte kung saan sila nangingitlog. Ito yung scabies, guys, no? Kung titignan nyo, para siyang may maliliit na pimples at napakakatipo nito. Diyan, nangingitlog yung mga mites. Yung mga mites kasi hindi natin sila makita kasi napakaliliit talaga nila. Pero yung babaeng mites, pwede mo siyang makita through magnifying glass. Mas malaki kasi sila kung malakas pa yung mata mo. Ang treatment po nito sa medicine, usually nagbibigay po sila ng Benzil or Quil. Pero sa atin, sa herbal medicine, Acapulco. Ayan, so tapos na tayo sa ating overview. Medyo mahaba, no? Ayan, so tara, samahan niyo ako. Puntahan na natin ang ating Acapulco. Ayan, nandito na tayo, guys. Napakadami po nila, no? Kaya na nitong suplayan ang buong gamutan o ng isang community. Kung titignan nyo po, para siyang dahon ng bayabas. Mas malalapad lang siya ng konti, no? Namumulaklak din po ito ng kulay dilaw at namumunga rin. Yan, so lapitan na natin ang ating Acapulco. Swerte po natin, no? Dahil may libreng lunas po para sa ringworm. Yan, so lapitan na natin. Pili tayo ng mas magandang dahon. Ito, so kuha tayo ng mga ilang tangkay. Yan. Kuha lang tayo ng sakto lang na didikdikin para gawin natin demo, ano. Yan. Okay? So, samahan niyo ako. Tara, gawin na natin. So, let's start. Ang proseso na gagawin po natin sa Acapulco ay ang poultice, ang pagdidikdik, parang sa mga ginagawa ng ating mga albularyo. Yan, himay-himayin na natin, tsaka natin siya didikdikin. Habang naghihimay po tayo, kindly share naman po ang ating video o pakikwento sa mga kakilala nyo, kamag-anak, at kapitbahay na naghahanap ng alternatibong gamot para sa mga nabanggit nating karamdaman sa balat.
Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na walang kakayanang makabili ng mga antifungal cream dahil hindi naman po natin maikakaila na may kamahalan po ang ating mga antifungal cream. Minsan pa nga na sa maliliit pa, no? Kaya pakishare na lang po nang matulungan naman po natin ang ating mga kababayan. Yan, dikdikin lang po natin siya ng dikdikin. Anyway, ang kailangan po natin dito ay ang kanyang katas. Kaya kailangan natin siyang dikdikin ng maigi hanggang mapalabas natin ang kanyang katas. Yan, sige, bayuhin pa natin siya ng bayuhin. Yan, malapit-lapit na tayong matapos sa pagdidikdik, no? Nakikita ko na ang kanyang juice. Pwede na natin siyang pigain. Pigain po natin siya ng maigi, no? Para mapalabas natin ang kanyang katas. Yan, marami-rami din po itong nakatas natin, no? Sapat na po ito para sa panlunas sa bahagi ng ating katawan na may ringworm twice a day, umaga at hapon. I-apply na natin sa bahagi ng katawan na may ringworm. Kung makikita nyo guys, no, body image disturbance talaga siya. Bukod sa pagiging makate, nakakasira din siya ng physical na itsura, no? Hindi siya magandang tignan. Yan. So anyway, guys, paalala lang po, ano, wala pong magic sa paggaling. Kailangan nyo lang pong araw-arawin ang paglalagay dahil sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, makikita nyo na po ang effectiveness ng ating Acapulco. Kailangan lang po natin ng tiyaga sa paglalagay at paghihintay. Sa may mga alipunga, i-apply lang din po natin ang juice ng Acapulco 2 beses sa 1 araw, umaga at hapon. And keep cool and dry na rin po. Okay? So, sana nakatulong po ang ating munting video para sa naghahanap ng mga alternatibong lunas sa mga nabanggit nating mga karamdaman. Sa scabies naman po, same lang ho ng procedure at dosage sa paglalagay. Recap lang po sa proseso ng ating Acapulco. Dikdikin ang dahon ng Acapulco at kunin ang katas nito tsaka i-apply sa apektadong parte ng katawan. Gawin ito 2 beses sa 1 araw, umaga at gabi o hapon. Ang effectiveness po ng ating Acapulco will be shown 2 to 3 weeks. Bago tayo magtapos, may paalala lamang po tayo sa paggamit ng halamang gamot. Bago ang lahat, salamat po sa panonood and don't forget to click the like, subscribe, at ang notification bell na rin para ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga topic. Number 1, iwasan at siguraduhin walang insecticide o lason ang gagamiting dahon. Pangalawa, sa paghahanda, mas magandang gumamit ng clay pot o banga at huwag itong tatakpan tuwing magpapakulo. Pangatlo, gamitin lamang ang parte ng halamang gamot na inumumungkahi. Pang-apat, sundin lamang ang tamang dosage. Pang-lima, gumamit lamang ng isang halamang gamot sa isang uri ng sakit o sintomas. Pang-anim, itigil ang pagbigay o pag-inom ng halamang gamot kapag nakakaramdam ng hindi magandang reaksyon o allergy ang katawan, gaya na lamang ng hirap sa paghinga. Pang-pito, kung ang sintomas ay hindi nawala pagkatapos gamitin at inumin ang halamang gamot, magpakonsulta na sa doktor o sa pinakamalapit na health center.
Muli, salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod ulit. Have a good health to everyone and Godspeed. Thank you. Bye.